alam nyo ba? Dito po sa Alam Nyo Ba, itinuturo namin ang mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo lang, makinig lang kayo at ituturo po namin yan sa inyo. Yeah. Ito, special, syempre, credit natin. Ganun naman tayo. Yes. Hindi naman po sariling atin ito, kundi katulong. May mga research po na dino-double check natin. Yes. At ang tinatangkilig natin, yung mga legit din. So, ito, yes. Special mention sa aking mentor, uh-huh. Sa aking idol, alright. Na ako rin ay follower niya kay Dr. Alan Mendel. Ayan. Marami po siyang natutulungan tao. Ganito rin o ang kanyang advocacy. Ang kaibahan lang namin, si Dr. Alan kasi hindi siya marunong mag-Tagalog. Yes. So, English siya. So, yung mga natututunan ko sa kanya, gusto ko rin i-share sa kapwa ko Pilipino sa sarili naman natin pong lengguwahe. So, ikaw si Dr. Mendel na Tagalog. No? Mantel. Yeah. Dr. Atoy Mantel. Yan. Mukha okay. Mukha ka namang Mantel. Iniisip ko nga ka, di ba, kalbo kasi siya. Oo. Ako kaya magpakalbo. Pwede, tignan natin. Mukha akong taong grasa. Dito lang ako. Okay na to. Okay. Okay, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon na i-discuss mo sa kanila? Yung okay. Tips na ibibigay natin. Ang title po, ito na. Okay. Ito ang na. Title po ng ating Alam Nyo Ba Ngayon ay ang Emergency Sinus or Nasal Drainage. Ito yung mga trabaho ng mga DPWH? Drainage? Oh, di ba? Yeah. Sa katawan naman ng tao tayo. Katawan ng tao. Kasi aminin na natin sa panahon ng taglamig, sa panahon ng tag-ulan, sa panahon na bihirang-bihira na ang mga tao makapagpa-araw, dumarating sa punto na marami ang sinusumpong ng problema sa kanilang sinus o sa nasal area. Aha. So, anong tawag dyan? Pwedeng sinusitis, aha. Pwedeng rhinitis, aha. At kapag nagkaklag ng gusto ang nasal area o ang sinus natin, diyan marami tayong nagiging komplikasyon. Katulad ng headache, uh-huh. Nagkakaroon ng tayo ng pagkamali ng balanse, uh-huh. No? Tumutuloy na sa pag-ubo at yes. Sipon. At dahil, saka yung sa boses dahil yes. Mongo. Nangongongo, napapaos. Yes. Ayan po ay may kaugnayan. Dahil ang sinus o nasal area natin, yan po ay parte ng ating ilong. Okay? Parte ng ilong. At part po siya ng respiratory system. Na kung saan, dyan po dapat dumadaan isa sa mga daanan ng hangin. Ang tawag dyan, air passage. So may apat siya na portion. Na kapag nag-clog, ito okay. Muna. Kapag nag-clog, syempre, may clog na yung daluyan ng hangin. Mm-hmm. Maraming pwedeng maapektuhan. Alright. Okay. So, apat po ang part ng sinus area natin. Makikita nyo sa screen. Sige, ayan. Meron tayong tinatawag na frontal sinus, uh-huh. Sphenoid sinus, uh-huh. Ethmoid air cells or sinus din, uh-huh. At maxillary sinus. Para mas madali nyo, huwag mo tatanggalin. Diyan muna yan, ha? Uh-huh. Para po mas madali nyo maintindihan, ang sphenoid sinus, makikita nyo po yan, hindi makikita, nasa likod po yan ng mismong mata natin. Oh. So, hindi natin kita sa okay. Mata. Yun ang area niyan, ha? Uh-huh. Yung ethmoid sinus, located yan sa gilid ng ating mga mata, okay? Sa side ng bridge ng ilong. Yun! Yun yung ethmoid. Okay. Yung maxillary sinus naman po, located yan sa gilid ng inyong ilong. Malapit sa cheekbones. Okay, yan yung maxillary. At yung frontal sinus naman, yung ibabaw, parang pinakababa ng iyong noo. So, ito yung parang third eye kung tawagin. Yan yung sa third eye. Okay. Sige. So, balik na sa amin ang tingin. Ayan. So, yun yung apat na area na kung saan, tandaan natin, nilikha tayo ni Lord, sabi natin, in His own likeness and image, that's why perfect. Lahat ng bagay sa loob ng katawan natin, may silbi. Yan. Nilagyan nga tayo, marami nagtatanong eh. Doc, ano ang tawag sa buhok sa ilong? Yan. Ano tawag? May nakakaalam sa Tagalog? Tutsyang.
Tooth sa science, ang tawag dyan, cilia. Cilia. Upuan. Bangko. Ganyan. C-I-L-I-A. Cilia. Na kung saan, kaya pala nandyan yan, kasi kung walang buhok sa ilong, at yung sinus mo nagkaroon ng dust, ng bacteria, pagka gumawa ang katawan mo ng mucus para balutin, tuloy-tuloy babagsak yung mucus, hindi maaharang nung cilia. So si cilia, nagsisilbi siyang filter ng passage ng pagpasok at paglabas ng hangin. Correctional! At kung hindi maganda ang nasasagap nating hangin, nagpuproduce ngayon magre-react siya, magpuproduce ngayon ng mucus. Mucus. Na kung saan, basa ito, at later on, pag yan ay tumagal, magiging na siyang booger. Correctional. So, napaka-importante na alam natin yung mga sinasabi naming sinus area. Bakit? Kasi gusto naming maituro sa inyo, pag baradong-barado na siya, congested na, ano ang dapat gawin? Boss Vic, di ba? Yeah. Okay, boss, tanggalin mo muna yung iyong ano. Okay. Ayan, dito ikaw sa gitna ako. Okay. Para makita nila. Aha. Aha. At ito ha, sa ituturo naming tip, ituro nyo rin sa mga anak nyo. Kasi kahit nasan sila, dumating sa puntong nasa school, parang baradong-barado, ngungo na. Mm-hmm. No, parang may nalulunok na halos na phlegm. So, ito po, pag naituro namin sa inyo, ginawa nyo, mararamdaman nyo yung relief niya in just 10 seconds. 10 seconds. Sige, Boss Vic, turo mo nga. Go! Okay. So, sa pamamagitan po ng inyong palm, so sa may bandang matigas dito, anong tawag dito? Palad. Sa yung ilalim. Palad, yung ilalim. Yung medyo may okay. Tissue. Okay. Kung saan po ang ating tinatawag na third eye or yung frontal sinus. Frontal sinus. Yan. Okay. Diyan po natin ilalapat ang ating palad. Yon. At yan po ay ididiin nating pataas. Pataas, okay, hagod pataas. Hahagudin nyo pataas. Yan. So, pataas lang ho yan within 10 seconds din. Pero, kukontrahin mo. Yes, kukontrahin. Hindi, hinagod mo, gaganong ka rin. Hindi, kukontrahin mo. Yan, sige. Tapos, i-release mo dahan-dahan. Release dahan-dahan. Okay. Then, okay. Ulitin po ulit. 10 seconds ulit. Pataas, hagudin mo lang ganyan. Bababa ulit. Ayan. Tapos sagot. Okay. So, ilang beses gagawin yan, Boss B? Pwede yan 5 to 10 times. 5 to 10 times. At pagkatapos mong gawin yon, mararamdaman mo dahil pinindot mo, okay, nakuha mo yung meridian point of your frontal sinus, marerelax yung nerve. Yes. Luluwag ngayon yan. So, affected na yung sphenoid sinus, ethmoid air cells, at the same time yung maxillary sinus. Dahil si frontal sinus, connected sila sa lahat. Yes. So, pag pinrest mo, yung nerve na press, pag nirelease mo, luluwag. Konektado yan sa brain. Pag luwag ngayon yan, mararamdaman nyo, there's a possibility na maramdaman nyo para kang sisipunin. Yes. Yung iba pwedeng dumiretso sa throat na usually nalulunok. Pero mas maganda kung mailuluwa. Ngayon, pagka po naramdaman nyo, nagdeklag na, kailangan mo siyang i-drain. Mm-hmm. Anong i-drain? Isinga po ninyo. Huwag po ninyong... Yung iba sinisinghot palalo, hanggang sa mararamdaman yung sininghot niya, nasa lalamunan niya, hindi naman... Lumabas? Hindi, hindi nilalabas. Anong ginagawa? Nilulunok ulit. Sayang daw eh. Sayang. Ay, hindi sayang. Ang ibig sabihin, imbis na natulungan mo yung sarili mo na maglabas ng plema, ng mucus, na bumalot sa mga foreign substances na pumapasok sa katawan mo, ang nangyayari, pinababalik mo lang. At Doc, be careful din sila sa pagsinga. Yan, oo. So it should be hindi dapat ganun kalakas ang paghinga dahil pwedeng maapektuhan ang eardrum. Opo. So make it sure dahan-dahan lang ang inyong pagsinga. At itinuro na rin natin ang tamang pagsinga sa alam nyo ba, hindi dapat tatakpan ang ilong na isa. Uh-huh. Kailangan sabay po tatakpan. Ay, hindi. Sabay, sabay walang takip. Yan. Itataas, di ba ganun? Oo. Hindi. Di ba, totoo? Oh! Totoo yun. Tinataas dapat dyan. Yeah. Sisinga. Hindi lang magandang tignan. Kaya mas maganda, pag itinaas mo, may cover na. Ganyan ayan. Dapat, no? Yes. Yan. Saka mo isisinga. Uh-huh. Okay. Tama. So, Carlson, nalaman mo ba? Nalaman yan. Dito sa
Alam nyo ba? Yon, yon, yon! Yes!